Maraming netizens ang nagulat nung kinagat ng babae ang talong na ito. Akala nila totoong talong, isa pa lang cake. Pati rin ang orange na ito, para talagang totoo, pero cake lang din pala. Marami nang nakakaaliw na videos tulad nito ang nai-upload sa internet kung saan pwedeng hulaan ng mga netizens kung ang ipinapakita ay real or cake. May spaghetti, cauliflower, meron pang motor, at manibela ng sasakyan. Lahat sila ay cake. Pero alam nyo ba, sa Japan ay nagkalat ang mga peking pagkain. Aakalain mong totoo, pero gawa pala sa wax at plastic. Maraming restaurants ang nagdi-display nito. Kagaya nito, nilagay lamang ang wax sa tubig, hinulma, at nakagawa na ng lettuce. Para talagang totoo, meron ding fried rice, hamburger, at malahiganting pancake. Sobrang nakakatakam tingnan. Sa Japan, kahit saan ka magpunta ay makikita mo ang mga peking pagkain. Isa itong napakalaking industriya sa bansa. Ayon sa Business Insider, nagkakahalaga ito ng nasa $19 million. Ang mga peking pagkain ay tinatawag na sampuro, na ang ibig sabihin ay sample. Sa madaling salita, ito ay mga sample foods. Ginagamit ito ng mga restaurants bilang modelo na nagpapakita kung ano ang itsura ng pagkain na nasa kanilang menu. Nakakatulong ito lalo na sa mga turista. Kahit hindi sila marunong mag-Japanese, maaari lamang nilang ituro sa mga nakadisplay na peking pagkain kung ano ang gusto nilang kainin. Pampatakam din daw ito sa mga customers dahil sa mga kulay nitong napaka-mouth-watering. Ang mga peking pagkain ay madalas gawa sa plastic or wax, pero matrabaho din itong gawin dahil handmade. Ang mga maliliit na model ay kayang matapos ng isang araw, pero ang isang buong dish ay maaaring abutin ng isang linggo bago matapos. At mas mahal pa ang mga ito ng 10 times kesa sa totoong produkto. May mga artist na gumagamit ng butter na gawa sa wax. Nilalagay nila ito sa maligamgam na tubig at huhulmahin base sa itsura ng totoong pagkain. Meron ding mga gumagamit ng PVC plastic o vinyl. Una ay gagawa sila ng mold o hulmahan gamit ang totoong pagkain. Ito ay para makuha ang mga linya o guhit na nasa surface ng totoong pagkain. Pagkatapos ay maglalagay naman sila ng liquid PVC sa mold at ilalagay ito sa oven para tumigas. Pagkatapos ay kukunin ito mula sa mold. Kukulayan gamit ang airbrush at pintura para maging realistic. And lastly, ipiplate na ang buong dish. Dahil sa napakadetalyado ng mga peking pagkain ay itinuturing na sila bilang isang art. Marami ring makikitang tindahan ng mga peking pagkain sa Japan kung saan pwedeng bumili ng mga key holders, magnets, phone cases at marami pang iba. Pwede ring makita ng mga customer o turista kung paano sila ginagawa o kaya ay gumawa ng sarili nilang peking pagkain. Bukod sa restaurants, alam nyo ba sa mga TV at movies, madalas din silang gumagamit ng peking pagkain. Although as much as possible, gumagamit talaga sila ng totoong pagkain. Pero may mga dahilan kung bakit gumagamit sila ng peke. Halimbawa, kailangan nila ng props na ice cream. At alam naman natin na madaling matunaw ang ice cream, kaya gumagamit na lamang sila ng peke. O kaya ay kailangan ng napakaraming pagkain sa background. So usually, peking pagkain ang ginagamit nila. Ang ginagamit naman ng mga fake food artists sa paggawa ay rubber o kaya ay foam. Kung nagustuhan nyo ang content natin ngayon, mag-comment ng yes! This is your Ate O from Art Republic. Hanggang sa muli and stay awesome!